Magandang hapon mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa East Santos Street, Barangay Palatio, kung kailan ay malapit na ang kapistahan dito sa naturang barangay na ito. At ngayon nga ay naglagay sila dito ng food bazaar. Nakikita natin dito na yan, kanina ay inikot ko na, ano, makita ko na masasarap yung mga pagkain na nakita ko dyan. So ngayon nandito si Ma'am Maribel na isa sa mga coordinator dito. Pausapin natin, ano, para malaman natin ang patungkol dito sa food bazaar na ito. So magandang hapon ulit, Ma'am Maribel. Ay, magandang hapon po ulit, Kuya Rolly. Yun, Ma'am Maribel, paano po ba itong food bazaar na ito? At paano sinimulan to? Dahil ngayon ay magpista na, no? Kailan ba ang piyesta natin? Bali, ito pong food bazaar natin is in coordination with Cap Bobot Guevara and Council. Bali, nag-umpisa po ito noong 16 pero nag-ribbon cutting ho kami kahapon lang. From 16, magtatapos ho sa 29 pero ang kapistahan po ng Palatio na San Agustin is August 28. Opo, tapos this is open from 11 a.m. hanggang sa 10 p.m. ng gabi. Yun po yun. And then, pag alas 7 po ng gabi na hanggang alas 11, meron po tayong permit sa City Hall para po isarado po itong street na East Santos. Nandito po tayo located. Para naman po sa safety ng mga bazaar goer, para hindi naman po malalaking sasakyan. Ang mga motor po pwedeng dumaan, ang mga tricycle, pero po yung mga sasakyan po na four-wheel, hindi po pumuna, para at least safe din po yung ating mga bazaar goer. Ma'am, ilang pwesto na po ba itong nga meron dito? Bali, as of now, may 30 po tayong pwesto na dadagdagan pa paunti-unti kasi marami po talagang nag-i-inquire at marami din pong interesadong magnegosyo. Bali, open po tayo sa lahat. Lahat po nang gustong mag-inquire at maging magnegosyo po. Ang regular rate po natin sa lahat outside is 500 pesos. Pero po pag taga-Pasigueño po kayo at lalong-lalo na po ang mga taga-Palatio, that's only 300 per day. Napaka-affordable po. Ang inclusion na po noon is yung tent. Kasama na rin po yung electricity. Dadalhin nyo na lang po yung inyong paninda. Napakabilis pong bawiin kagad po yun. Ma'am, ano naman yun ang mga pwedeng itinda dito sa lugar? Actually, may food at non-food para po marami po tayong pagpipilian. As much as possible ho, nag-i-implement po kami ng no duplication po ng sa food, para at least hindi po sila magtatalo-talo sa isang produkto. So we have takoyaki, Korean corn dog, yung mga Korean street food, napakarami po. May juices po tayo. So ang mga kailangan pa po namin, kung sakaling baka po may nakikinig po tayo na we want pizza, yung pasta, mga kakanin, mga pasalubong, yung po yung mga crispies. Kung meron pong nanonood at gusto pong sumali po sa amin, tignan po natin, makipag-coordinate lang about po sa akin. Sa mga dry goods naman, ano yung mga po pwedeng itinda dito? Actually, yung dry goods po natin, yung mga cellphone accessories, wala pa po ako niyan. Marami pong pwedeng itinda. Ang dry goods naman po, hindi ko po pwedeng sabihin na hindi pwedeng duplication. Kasi pag t-shirt, kanya-kanya naman pong design po yan eh. Nasa inyo na po yun. Sa food lang po talaga ang medyo mahigpit tayo. Ang mga non-food po kasi. Pero siguro ko accessories, medyo isa lang siguro. Pero yung mga damit, nasa design na lang po. Kayo na lang po ang mag-market ng inyong produkto. Okay, Ma'am Maribel, imbitahin na lang natin yung mga kapasigeyo natin dito na dayuhin o puntahan itong food bazaar dito. Yes na po. Come and visit us para at least ma-enjoy nyo rin po yung marami pong choices ng food natin. At marami din po kayong mabibili na mga non-food. We're open last August 16 up to August 29 from 11 a.m. up to 10 p.m. ng gabi. Tapos po, kung meron pa pong mga basarista dyan o merchant na gusto nga, no, punta lang po kayo. Pwede po kayong mag-inquire sa Barangay Palatio, sa hall, para po or i-message nyo po ako, Pixie Bloom Events. Yun lang po, sir. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat din, Ma'am Maribel. At ito, ikutin na nga natin itong food bazaar dito, no, para makita na rin natin
kung ano yung mga paninda dito at masasarap ito sa tingin ko, no? Umpisahan natin dito sa Korean corn dogs. Ayan, mga Korean corn dogs na talaga naman ay makikita natin na may mga bumibili talaga na mga bata, matanda na nandito. Ayan. So, ang halaga ng mga nandito ay ito. Itong Mosa hotdog ay 70 pesos. Mosa hotdog fries, 85 pesos. At itong Hungarian, no, ay 60 pesos. So, ito ang isa sa tingin kong mabili na nakita ko dito. Ito naman, ang katabi niya ay may mga... Ano po itong paninda nyo dito? Scramble po, sir. Scramble, ayun. Magkano naman ang benta nyo? 45? 40-50 lang po. 40-50, ayun. 40-50 scramble. Ayan, may size yun na mga bote. Oh, ayun, no? O, ganun. Ayun pala, no? So, meron silang mga... Ano itong natawag dito sa mga to? Marshmallow po. Sweet po. Guys, nilap po to. Ayun. Ano ito? Ano yung tawag nito? Ayun. So, itong isa, ano tawag dito? Doon, guys, po. Ayun. So, imbitahin natin yung mga kapasigyan nyo natin na pumunta, dayuhin itong pwesto nyo dito. Okay. Ayan, nahihiya si ate. Ako na nga lang. Ayan, mga kaibigan. At yun na mga kababayan natin dito sa Pasig. Puntahan nyo lang itong food bazaar dito, no, sa East Santos Street. Barangay Palatio, talaga matitikman nyo ang iba't ibang mga street foods dito, kagaya nga nitong scramble na 40 to 50 pesos matitikman natin dito. At itong mga ano, fruit juice, ito, ayan, ganda ng ngiti ng mga nagtitinda dito, talagang masisihan kayo. Bumibili pa lang kayo, ayan, matutuwa na kayo, no? Ayan, ito mga cucumber, no? Cucumber juice. Itong isa, ano to? Mango po. Mango juice, at saka yung isa, dragon fruits, yun, may dragon fruits pa, at saka avocado, no? Yan yun, mga juices nila dito. Okay, at dito, puntahan pa natin dito sa banda rito. Yan. Ito naman, ito, takoyaki. Ito, mga paborito ng kabataan, takoyaki. So, meron na 5 piraso, 10 piso, no? Ang meron din na ano to, 55 pesos meron nakakabili, no? At 100 pesos. So, mukhang masasarap itong flavor ng takoyaki nila. Ama, ano po ba itong mga flavor ng takoyaki nyo? May okulit, scrub, and cheese. With veggies lahat. Ayun. Tapos, authentic po yung asos natin. Ayun. Mukhang masarap talaga, no? So, mga kaibigan, ayan. Ito, talagang kitang-kita natin na niluluto. Ah, mainit pa yan. Mukhang masasarap ito mga ito. Ayun, Mark Joseph Balin, shout out po, Kuya Rolly. Ayun, no? Good evening, Kuya Rolly, sabi naman ni May Sagun, no? So, andito tayo ngayon sa Barangay Palatio. Dayuhin natin itong lugar na ito, no? Particular dito sa East Santos Street. Talaga matitikman natin yung masasarap na mga street foods dito. Kagaya nito, no? Ito, ano ba itong mga to? Alamin natin to, no? Kamusta po? Sir. Ano po yung mga paninda nyo dito? Korean food, sir. Korean food. We have kimbap, sir. Then we have fish cake, tteokbokki, and japchae. Korean class students. Ayun, makamasasarap to, no? Ayan, no? Tignan natin, no? Ayan, no? Ito pa, ito. Ayan. Korean foods, no? Meron nakakabili ka pala ng 100 itong kimbap, no? Kimbap 120. Japanese Korean glass noodles na 130. Ito yung mga presyo makikita natin, ano? At saka yung itsura talagang mukhang malinis talaga. Ayan, at may takip naman. At talagang mukhang masarap yung pagkakaluto nito. So, ikot naman tayo dito sa banda rito. Ito, lumpiang sariwa ang paninda ni ate, no? Ito, tingnan natin. Ayan, ang lumpiang sariwa. Basa muna tayo ng comment yan. Marilu Francisco, sana talaga paglaanan ng bawat barangay ng space para sa anong mga okasyon na gustong maganap sa inyong barangay. Ayun, okay, oh. Oo, dapat talagang may space talaga, no, na maganda yon. Ganun din ka, kabasyahan natin ang comment ni Flor Conducto, watching from Dededo, Guam, USA. Good evening po. Good evening din po sa inyo. So, andito tayo ngayon sa Barangay Palatio Particular, dito sa East Santos Street.
Ito yung napaninda nila dito, lumpiang sariwa. Ayan, ang mga presyo, makikita natin, 3 piraso is 100. 2 piraso, 75, solo, 40. Spicy, no? 3 spicy yun, spicy naman. Ayan, 3, 4, 105. Ayan, 2 pieces, 80 pesos, solo, 42. So, ayan, ano, mukhang masasarap to. No? At ikot pa tayo, dito naman tayo sa banda rito. Ay po. Ito, shawarma ba ito? Shawarma. Ito, shawarma naman ng paninda dito. Ayan, o. Oh. Kita natin talagang ang daming bumibili dito sa lugar na ito ngayon. Ayan. Shawarma, alamin natin ang presyo. Shawarma pita. Buy one, take one. Take one? Tama, ano? 95. Ayan. Ito yung mga presyo niyan. Kita natin dito ang presyo ng shawarma. Ayan, talagang marami yung mga nandito na bumibili, no? Ayan, shawarma. Ayan. So, dayuhin na natin to. So, dito, buko shake and press buko. May tinda rin sila dito, ayan. Buko shake and press buko. So, yung na gantong kalaki, 75. Yun isa, 50. So, meron din na tagka 35. Ito yung na buko shake and book of fresh, no? Ayan. Ito sa banda rito, ito yun mga ano, tuhog-tuhog makikita natin dito, paborito ng lahat, no? Meron dito mga siomai, shanghai, squid ball, akikiam, at yan, masarap. Meron din na yun, pit, ano ba to? Yun, yun, patatas. Dito naman sa banda rito, ultimate meal. Wow, grabe. Mukhang ang sasarap nito, mga kaibigan. Ay, ano, steak garage. Yan, ha. Mukhang masarap dito. So, ito yung mga presyo. Tignan natin ngayon. May 150, 160, 140, 180, 120, 100. 180. Meron din. Ngayon. Ngayon, ang pagluluto nga nila. Ayan, ano. So, ito yung kanina nakita ko na pinipilahan. Kaya dayuhin na natin itong lugar dito sa Isantos Street, Barangay Palatio, para matikman natin yung mga street foods dito, no? At dito ay itong fried noodles. Dito yan, fried noodles naman ang niluluto ni Kuya. Okay. Sige. Kuya, sige, lutuin mo, panoorin natin yung na pagluluto mo dyan. Ito yung na fried noodles sa medium, 39, yung large, 75, yun. Tama, ano? Ito, yung na itsura pagka yung na nandito na sa ano, no? Lalagyan. Sige, lutuin natin, makita natin kung paano niluluto itong fried noodles nito. Ayan. Mag Joseph Balina, ito yung komedya. Patanong naman po kung pwede deliver, Kuya. Pwede ba deliver? Wala, sir. Walang deliver. Ayun, wala daw deliver. Punta ka dito para makita mo, makapamili ka ng gusto, Mag Joseph Balin. Ayan lang. So, dito meron din na fresh and drinks combo, only 50 pesos. Ano yung nalaman itong fries and drink combo? Ano laman ito? Price ko na ayun, so 50 pesos, no? Ayun, ito yun na price niya, no? Ayun, na French fries, no? Cheese. Okay, dito sa kabila, mga juices pa rin to, no? Ano ba tong juice na tinda ni Kuya? Ayun, Kuya, ano tong tinda mo? Lemonade po at saka juices. Fruit ayun, juice. So, mukhang masasarap ka. Magkano ba mga presyo? Dito po sa juice, 40 medium, 50 large. Oo. Magkano? 40 po medium, 50 large. Ayun. Okay. So, ibitayin natin mga kabarangay natin dito sa Palatio. Punta na po kayo dito sa pista ng Palatio at mumili na po kayo ng mga paninda namin. Okay. Thank you. No? So, mga kaibigan, ito pa. Meron din dito yun na syempre hindi mawala sa street foods. Itong mga ito, no, yun na inihaw. Inihaw na dugo, ulo, paan ng manok, isaw, bituka ng manok. Ayan. So, shout out! Shout out tayo. Ayan, no, nga. Pumupunta nga dito at nakikishout out, ano.
Oh, meron din ya ito, itong isa pa dito, lapitan na rin natin. Ito, puto. Ano to? Special bibingka. At saka puto bumbong ang niluluto dito. Wow, sarap nito. Yan. Ito, nandito tayo ngayon sa Barangay Palatiw. Ano, particular dito sa East Santos Street. Kung saan nga dito ay malapit na ang piyesta. At ngayon ay meron na food bazaar dito. At kung gusto nyo rin na magtinda dito, pwede kayong mag-inquire sa Barangay Hall nitong Barangay Palatiw. No? Ito ang kakagaya, kagaya ng sabi nga kanina, nakausap natin yung isang organizer ay 300 pesos pagka yung taga-Pasig kayo ang upa sa isang pwesto. So malaki na ang isang pwesto. Ayan, oh. Ganyan. 300 a day. At yung mga outside Pasig is 500 pesos. Yan. Include na dyan yung nailaw at tent. Ang dadali nyo na lang yung ipupwesto nyo. So, dayuhin na natin to, no? Mamaya-maya ay subukan natin. Manginginain tayo dyan. Ito mukhang masarap talaga to. Itong special bibingka at puto bumbong nila. So tanungin natin, magkano yung nabibingka nyo? 120, sir. 120? Yes po, special na po. Special na yun. Ganong kalaki? Patingin naman, no? Angat mo naman. Meron ng itlog na maalat yun. Special, ano-ano niya. Ayun, no? Malaki, no? Malaki. 120. Puro galapong yan, sir. Galapong na bigas. Ah, galapong na bigas. So, mamaya, bibili ko niya para may pasalubong ako. Invite natin yung mga kapasigenyo natin na pumunta na dito sa bazaar ng mga Palatiw. Kuya, invite natin. Ito si Kuya, mukhang busy-busy sa pagluluto, eh. Ayan, no, kita nyo naman, no, talaga mabibili nyo na mainit sigurado dahil nagbabaga itong lutuan nila, no. Ako na lang yun ang mag-invite sa mga Pasigueño. Ayan, mga kaibigan, nakita natin dito sa lugar na ito, ha. Naulit ko, ha, dito tayo ngayon sa East Santos Street, Barangay Palatiw, lungsod ng Pasig, no. At meron din kayo mabibili dito, nga ito, hindi pa napupuno yung iba. Hindi pa nagdadatingan yung ibang nakapwesto, eh, no? May mabibili kayo dito mga souvenir, ayan, headband, ayan, at saka mga damit. So ayan, sa banda rito, bakante pa. Kaya dun sa mga gustong pumwesto dito, ayun, pumunta na kayo. Sigurado, dadayuhin ng mga tao itong lugar na ito dahil sa sasarap ng makikita natin pagkain, no? Mother, dala ko? So, mga kaibigan, hanggang dito na lang itong live video natin at manginginain naman tayo, no? Hindi ako makakapag video habang kumakain. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment, lahat ng nag-share ng video at lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update.